Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pals! Tapos na yata ang ano, winter natin dahil nagme-melt na yung mga snow. Wala na ano, napahak na dito banda. Tapos dyan, madami yan. Last week ngayon, pa-melt na siya. At yung daytime natin, medyo mataas-taas na kaysa past months, like December, na ganitong oras talaga, as in, madilim na. Ngayon, medyo bright na siya. Although, kahit mga alas 9 ng umaga, medyo ano pa, madilim. Pero mga after 4:10, mga ganun, medyo maliwanag pa ba? Yes. Tapon muna tayo ng basura. Huwag kalimutan ang basura natin. Sabi ni Pars, huwag kang lumabas na hindi mo dala yung basura ha. Kasi minsan, tamad ako magbit-bit ng basura. Ang palimot-limutan lang ba? Yan, tapon muna natin to. Para hindi tayo pagalitan ni Pars. Maliit lang naman. Yan, yung ating daily basura sa ano natin, loob ng bahay. Lo, nababas pala si Karin. Ayan. Ooh, malamig. Ah! Sana nga matapos na tong winter, oy, para hindi masyadong malamig. Pero, pag wala namang lamig, ang problema natin ay yung mga karne. Mabilis lang siya masira ba? Kasi nga, warm. Pero pag winter time, maganda yung mga karne yun. Nowadays, puro gulay yung mga nakukuha natin. 3 days na. Guratsa tayo dun sa ating mga bin. Para ano makuha natin, yun na yun. May dumating na delivery. Ayan. Sana man lang, meron tayong bagong makuha ngayon. May laman kaya si Mr. B natin. Kasi kahapon, healthy man yung ating naharbat. Susulong tayo kahit may delivery. Kasi pag ganyan, busy yan sila doon kaka-receive ng mga delivery nila. Kaya tayo na, bago tayo manuhan, maunahan. Saglit, silipin ko muna doon. Kasi may lumabas na staff. Wala, so tara. Ang laman ni Mr. Bean. Nakakuha lang ako dito. Ano ito nakuha ko? Ah, lime. Wala mo sila bagong nilagay eh. Tara, doon tayo sa ating malaking Mr. Bean. Baka meron tayo na madaming harbat doon kasi minsan doon ang marami. Pero may lumabas na Tiyo. Tama lang yung ating paglabas kasi si Tiyo nakalabas lang din yan oh. Doon yan siya galing sa loob. Hindi niya napansin na doon ako galing. Bahala kayo dyan. Ah, hindi pala yun siya. Delivery oh. Delivery ba yun? Kasi yung kinuha niya, yung mga tray lang doon. O inuna niya yung mga tray. Tapos nagbaba siya ng mga staff. So tara na. Doon na tayo kay ano, malaking Mr. Bean. Tanggalin ko yung aking kalo. Kasi mainit na dito sa sasakyan natin. Para na akong sinugba nito. Kanina pa ako dito dumating kaya lang hindi ako makasugod-sugod dun sa bin natin dahil yung mga staff labas-pasok din sila. Yan, abutan na tayo ng malakas na ulan dito. Kanina pagdating ko ang lakas ng ulan, saglit lang yung aking sapatos ay natanggal ang liston. Sana success ang ating pamamasura today.
Hindi na kaya yung sila lalabas. Grabe, pasok kasi sila kanina. Tignan natin. Kanina kuha tayo. Yan po yung last punta natin. Pachis lang naman si Mr. B ngayon. Luma yung andun. May dadagdag lang na yung kuha ko ba? Yung bagong tapon. Tapos yung iba. Yun pa yung last day na punta natin. Pero at least, madami akong cheese. Cheese lover ngayon si Mr. B. Tapos, meron ako ditong black plastic. Ano kaya to? Ninja-ninja man tayo. Ano yung pwede pa? Yun na yun. Kakuha pa ako ng karne. Ayan o. Ano kaya ito? Black pwede. Tignan natin to. Ano laman yan? Baka may karne. O ano? Piskot. Nabudol tayo. Nabudol tayo nito ah. Kaloka. Nakuha tayo ng basura. Ang laman ay tinya. Diyos ko Lord. Alam, iuwi natin yan sa bahay kasi alam naman, ibalik natin dun. O at least meron tayong ano, nakuha na karne. Pero yung mga cheese, ang madami yan yung kuha natin. Isang damak-mak na cheese. O, diba? Yan, uwi na tayo eh. Dun ba yung sa single bin natin, baka merong jackpot dun. Parang feel ko na palitan na naman yung damit ni single bin dito ay feel ko lang ano, kasi naka-arrange na yung kanyang damit last time kasi medyo gubot pa sa tanang gubot yung damit ni Mr. Bin. Ngayon ay parang bago na. Tignan nga natin be. Let's see kung meron tayong makukuha dito. Wala. Luma pa rin. Yan pa yung last time.
bulok na kamatis at ng orange at gulay. Yan ang laman. Dito, wala. Literal talaga yun siya. Wala. Ay, mahina ang ating pamamasura ngayon. Ano ba yan eh? Kanina pa to doon sakot ka ba? Ganyan talaga yung buhay. Kahit madaming laman si Mr. Bean, hindi natin makalkal ng maayos yun, lalo na pag nagmamadali tayo. Madali ang kalkal talaga yan. Kung saan lang kaya mo, yun na yun. Ang liit pa ng marintwi ninyo, hindi pa maabot yung bin hanggang dulo. Tapos yung ibang basura doon, yung naka-plastic talaga, yung black, sobrang dami. Sobrang bigat, hindi ko basta-basta mahila. Pag ganyan pa lang, mabigat na. Ay wala na, no chance. Kailangan natin ng madaming muscle. Paano man natin yan makuha, yung muscle na yan? I'm so sad kasi konti lang yung ating naharbat. Madami lang doon ang cheese, pero okay na eh. Ganyan naman talaga yung buhay. Hindi palaging Pasko doon kay Mr. Bean. Mulay natin, next day balik natin, meron na tayong magagandang makuha doon kay Mr. Bean. Ang bigat lang kasi nung mga plastic bag doon na nasa taas, hindi ko halos mahila. Mga ano ba, balat ng orange yung iba doon. Pag medyo mabigat na siya, tapos pag kapain ko, medyo soft. Ang laman nun ay yung balat ng orange. Tapos pag soft naman siya, ang laman nun na garbage ay yung mga gulay-gulay. So yun lang yun. Hindi gaya sa Mr. Suspense ni Inday Cariano na pag black garbage ay alam na kung ano ang laman. Diyan sa akin, pag black garbage, kapain mo muna. Pag mabigat, balat ng orange. So, tara na ay. Uwi na tayo. Yun lang yung pamamasura natin. At least meron akong naiuwing isang box ng ano, box? Anong box? Grabe naman yung box, Mars! Isang ano ba? Isang pakete ng karne. Pang ano yun? Pwede yun pang humba siguro yun siya na karne. Or adobo. Baka adobohin na lang natin. Let's see sa bahay. Dito na tayo sa basurahan namin. Kasi yung black garbage na nakuha natin dahil balat lang naman to ng piniya, idiretso na natin dito sa ating basurahan kasi mabigat. Ano? Yan lang talaga yung laman niya. Puro piniya. Maraming iba. Minsan kasi yung nagmamadali tayo, kaya yung ating mga nakuha, ay kung ano-ano na, pagdating dito, wala palang pakinabang. Hindi. Iwan ko na dyan para hindi na ako mabigatan. Pagpasok natin dun sa loob. Yan. Tara na din sa loob. Bakit nabigat man itong akin? Bago eh, nakunti lang naman yung nakuha natin. Mga cheese kasi din to. Nakaawang dito na ako sa loob ng bahay. Tapos, kailangan natin maghang ng kiwi. Damit. Hey, tama boys. Kita boys, mixo. Yo, hey, the kiwi boys. Yo. Ei, se ei sinne, ei sinne. Lattialle vaan. Laita vaan lattialle. Meron daw bato. Kasi si Mixo natin, ayaw niya lumapit sa akin dahil hindi ako ang nagsundo sa kanya, kundi si Pars natin. Tapos nung sabi ni Pars, kailangan niya umalis kasi magsampay siya ng damit. And then, yung nilalambing ko si Mixo ba, sabi ko, how about me, can I join? Then sabi niya, yes. Uy, ingay. Mixo, so noisy. Sabi ni Mixo, mama is a baby. Ay, Mixo. Ay, nako, Mixo. Let's sampay-sampay. Sampay muna tayo. Yan. Grabe, ang bilis ba ng oras? Uy, yung umupo ka lang sa blok, tapos maya-maya pagtingin mo sa oras, isang oras ka na palang nakaupo na walang ginagawa. Kaya, ipak na natin to.
Mix, so what you're doing there? Yun yung mga cheese na nakuha natin. Ayan, di ba ibang klaseng cheese? No, no! It's not yours! It's mama, and mama need to clean it first. Ayan, some damak-mak na cheese. Oh, tamang-tama, kailangan natin ng ginger. So, si Pars, kumakati na naman yung lalamunan ni Pars. Yan na lang tayong karni. And then cheese. Cheese lover ngayon ng ating Miss Erwin. Mita, kumakanta na naman siya. Kumakanta na naman. Ikaw. Ayan. Lupo. That's all. That's all what mama. Apple. The apple is there. Gusto niya ng apple. Ah! Meron pa pala. Akala ko. Nailagay ko lahat dun sa ano? Sa drying machine natin. Ano? Apple tata. It's not apple. It's lime. Ay. Yo, it's lime. Yo, the apple is there. You want apple? No. Okay. A. A? No? Yeah. You don't want? Mm-mm. Did you say hi to them? Hey. You careful there, huh? Huh? You careful. Mahulog ikaw. I know. Are you mad to me? Yeah. Tampo yan, Mixo. Marunong ka na magtampo na ka. Ay, yung singaw ko. Bumalik na naman. Naglagay ako nung gamot kahapon. Ngayon naman, bumalik. Masakit siya pag lalo na kumakain yung singaw. Kaya ito, bakit na lang natin ito? Kasi nakabalot naman po siya ng maayos. Kerma juice to. Ito, nilalagay ito sa tinapay. Tapos ito naman, pwede pang luto. Or pwede mo din yung slice ilagay sa, ano, bread. Bigyan pala natin si Dinan. Talaga natin mahal. Kung gusto nyo ng cheese, for sure gusto yun. Kasi mahal kaya yung ganito. Mga price ng mga yan, nasa ano, pag 3 euro. Hindi na kami bumibili ni Pars kasi meron naman tayo dyan sa ano natin, freezer. Pag nakakuha ako ng mga cheese, sinisave namin yan, nilalagay namin sa freezer para next day or next week, pwede natin gamitin. I-defrost lang siya ba? Ilagay lang dyan sa ref natin at magde-defrost na yan. At kumusta naman po kayong lahat dyan? Nakapanood po ba ng Miss Universe 2022? Na-late ako, sa YouTube na ako nanood dahil sa sobrang busy ko ba? Kalimutan ko ang oras sa YouTube. Meron naman nag-live noon sa ano ba tawag noon, yung sa Facebook page nila naka-live yung Miss Universe. Hindi ko lang naabutan. Pero panalo pa din ang pagka-Pilipina dahil ito yung taga-USA. Half pala yun. But it's so sad lang dahil hindi nanalo yung Pilipinas. Nagsilabasan agad yung mga basher na dinown agad nila yung pangbato natin dahil nga hindi man lang nakapasok sa top 16. Ganyan po. Mga ugali talaga ng mga tao, no? Pag nagkamali ka, i-judge ka agad, i-down ka agad, pero yung mga kabutihan na gawa mo, hindi nila naiisip yun. Ah, hugot yan, Mars. Kaya sana alisin natin yung mga ganyang ugali natin na ano yung mapagmataas. Oh, diba na wakit natalo tayo, ayan, i-judge na natin yung tao. Kawawa pa naman yun siya kasi grabe yung effort niya sa pag prepare sa competition, tapos yung expectation ng 100,000 million ng mga tao. Grabe, pag hindi ka nanalo, yan, bash ka agad. Kawawa yun siya ba? Pero, what we can do, ganyan-ganyan talaga, ganyan, may mga tao talaga na ganyan, hindi natin mapi-please. Mixo, what's that? Don't play my ano apple. Kinabasag na naman yan. Ayan, baka itapon na yung cellphone natin.
Nag-crack pa naman yun. Kasi yung last time na nilaruan niya, tinapong niya ba, nagalit siya sa akin. Pinag-tripan ba naman yung cellphone to? Buti na lang, merong screen protector. Mita, Mixo! Ayan. Anuhan ko lang muna to. Hugasan. Sanitize natin dahil. Lagay natin doon sa ating ano, freezer. Kain muna tayo. Uy, kasi mag-alasize na pala. Yung karne na nakuha natin, lulutuin to ni Pars ngayon. Yung finished tile pero version niya. Lagyan niya ng madaming mga pampalasa. Yung pagkain natin, ito pa yung niluto ko last 2 days ago. Nagluto ako ng munggo dahil nakakuha man tayo ng kalabasa, tapos yung pepper, and then yung zucchini, and then yung karne natin, Mr. Bean pa din to. Yung mga nakatago dyan sa freezer natin. Yung munggo lang ang matagal-tagal na dyan sa kabinet natin. Pero libre na, oy. Diba? Sarap yan ang munggo. Kain muna ako. Hello mga Mars, mga Pars! Welcome back to my channel. Welcome back to my channel. It's been for a while. Ayan, luto daw si Pars ng ano, yun o, yung karne. Tapos ito naman, ayaw din magpaawat. Gusto niya din manood. You don't touch, ha? Kay basig masamad ka diha sa knife. Diba na? Ikaw ba? Marunong ka na talaga mag ano-ano ha, mag bira-bira anang bangko tapos cut-cut ka dire. Liha. Yo, liha. It's meat. Liha. Yes. We have a lot of onion. Ah! Yan, ito pala o, ibigay natin kay Bienan. Kasi meron pa naman tayong onion dun sa cabinet. Tapos yung cheese. Ah! What? Ah! You careful na ka kay ang gun. Yo, my cupcake. Ang ano? Ang knife. Alaro, why na? You put barbecue sauce? Rakas? Not a tapi, not a typical finish. Not a typical finish style. Yo, you put ano? A lot of seasoning. I am. You can put a lot of onion because we have a lot of onion. Not too much. Yo. Yan lang, very easy lang yung lulutuin ni Pars. And then, ilagay lang din siya sa oven. Nyam, nyam, nyam. We are rich of onion. Yo. That's good. Yan. You put potato there or no? No. Ah, separate. Separate. It's been so long you cooked this, but the last time you cooked, like 2 months ago, it's really tasty. It was. Nilagyan ni Pars ng it kung ano-anong Korean season. Korean style. Yung nabili nating Korean barbecue sauce para sa beef, ang nilagay ni Pars dito. Hala, ang sarap ng labas niya. Manami, ano siya ba? Nami-nami. Mixo no? Mixo no? Nami-nami. Nami-nami. Ah! Pork ka na? There. Easy. Down. Easy. Easy. Outside. Easy. Outside. Easy. Yan. Yung ano natin. Carrots. Andito sa labas. Kasi hindi naman magkasya dun sa ref natin. So yung mga gulay. Dito ko nilagay sa labas. Ayan. Diba? Kuha lang tayo dito. Ayan. Anuin na lang natin to. Ilagay natin lahat. Diyan lang yan. Pag kailangan namin, kumukuha lang ako lang. Kumukuha ako dyan sa labas. Pag mga ganitong panahon dito, meron tayong malaking ref sa labas. Oh, harakas oh. Ayan. Carrots. You can find me that barbecue sauce. Ah, barbecue sauce. I think... It's here or maybe no more? Hala!
Maybe no more. No more. You're the one. Just check. You're the one, always you. Asan na yun? Check there. Other one there. Rakas. Where? As there is. What is that? It's hoisin sauce. We can use hoisin. But where is that barbecue? No, wala. I already used that. If you're looking the Korean. Yo, Korean. Ah, so it's no more. No more. Wala na pala. Check if there has. No more. No more. Yes. Bili pala ako nung next time pag makaluwas ako ng city kasi masarap yun ba? Yung barbecue sauce na yun. Mixo. Hey! Hey! Easy will use that. Mixo, eto tanik mihinka. Easy tarvii ni. Ni? Yo, yo. Oh, yun yung mga pinaglalagay ni Pars. Mga seasoning. Pinapagalitan ko ba? Nilagyan ko lang ng matag. Ganyan, no? Tumahimik. Mixo? Mixo. Asan kasi, sigaw-sigaw siya. Tapos, sinabihan ko lang, kung gusto mo pa sumigaw, punta ka doon sa kwarto mo. At doon ka sumigaw. Tapos, tingin lang siya sa akin. At nilagyan ko yung mata ko. Tumahimik. Diba na? Bye-bye. Bye-bye. Maganda talaga yung lamesa natin na andyan ba? Sa dulo or dulo ba yan? O nakaganyan ang position dahil malaki yung space. Mas malawak yung ating kusina. So yung ating apple andyan. Mahaba-haba pa yan. Siguro tomorrow ready na yan. Pars. Yan yung lalagay ni Pars. Yung mga abubot. Ketchup at hoisin sauce. Masarap din yung anong hoisin sauce. May nagtatanggo dito. Mixo, what you're doing there? Kasi kumuha ng apple dun sa taas. Dun ba? Yung sa lagayan ko ng apple. Nilagay dun sa basket niya. Kaya nagtatago. Kasi baka kukunin ko. Mixo, come here na. Mama won't take it away. Come here na. Kanina pa yun siya dyan. Come here na. Come here na. No. He's hiding there. Because he took some apples. They're in the box. And then he keep it to that basket. And now he's scared to come out. If mama will take it away, that apples. Come here na, mama won't take it away. Sige na, come here na. Ang cute ng ating Mixo. Ang sarap lang talaga may bata sa bahay, no? Kahit minsan nakakapagod. Pero yung ano nila ba, kakulita, nakakawala ng pagod. So, masasabi ko talaga mula nung naging nanay ako, madaming akong nabago sa sarili ko. Yung pagiging ina ko na lang pinofocus yung sarili ko instead na makipagchismisan sa ibang tao. Alam niyo po yun. Dati, ganun ako. Parang hindi ako makontento dito sa bahay. Kailangan ko ng kausap. Pero ngayon, I'm totally fine na talaga na dito lang sa loob ng bahay. Kasama ko si Pars. Kasama ko si Mixo natin. Nagbabanding kami. Ganun. Hindi kaya dati na nabuboard ako dito sa loob ng bahay. Ngayon, sobrang saya ko na talaga kasi hindi ko na kailangan maghanap ng makakausap everyday. Although, kaibigan, importante para sa atin. Pwede tayo, para meron tayong masabihan, mga problema natin. Pero, number one pa din yung family. Diba, Nak? Tinatago niya yung, ano niya, basket. Hiding. Yo, hiding. Come here na. Tagot na naman niya. Ay, Mixo, naglinis ako ng bahay ngayon. Huwag mo naman ikalat yung ating, ano, sala.
Yung mga cabinet na lang talaga ang hindi ko pa nalinis. Ay, pag meron akong long day off ulit, linisan ko yung ano natin doon, no? Yung cabinet na malaki dyan. Kasi madaming mga abubot dyan na sobrang busy namin minsan ni Pars. Halalagay lang kami ng lagay. Hindi namin alam kung pwede pa ba o hindi na. Pag meron tayong long day off, yan yung isa kong assignment na kalkalin kung ano pa yung pwede dyan at yung itatapon na natin. Pero ngayon, wala pa tayong masyadong off kasi lagi tayong busy sa kanya-kanya nating buhay. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let. Fresh na tayo kasi nag-shower kami ni Mixo. Pasensyaan nyo na, itago ko na yung akin dyan dahil hindi na ako nagsuot na. Bra, mabango na yung ating ulam. Sinaang na ni Pars doon sa oven natin at si Pars natin busy dito. Dahil meron man tayong mga cheese na nakuha. Ayan. Gagawa si Pars ng cheese platter. Mixo wants burr. Ah, he wants that. You sure you want that? Yeah. Yo. Are you sure? So tinikman to ni Pars na cheese, gusto niya cooler. It's 350 gram. Tapos yung cheddar. And then ito, yan. See? You know the price of this cheese? If you buy it one by one, this is 3 euro. 2 euro something to siya. And then ito, nasa mga 4. It's quite expensive. Tapos, nalibre lang natin yan. Binigay ni Mr. Bean. Ayan yung pier, oh. O, takun na lakin. Titi. Nay. Si Pura, siya. Nam, nam! Si Pars. Tulungan natin si Pars dito magawa ng kanyang cheese platter. The biscuit! Yo, I need to take a new pair. Ah! The first one went there. Ayan. Tulungan natin to si Pars. Kunin natin yung mga sira na sa ano, sa grapes. Meron kasi dito na hindi ko pa natanggal ba. Ayan. Tamis pa naman yan. Ang sarap lang ng combination talaga nitong sweet tapos yung medyo malat-alat tapos yung biscuit doon na medyo salted siya. Ay, ang sarap. Diba, Pars? How's our food there, Pars? It's very ano. I already lowered the heat. Ah, because it smells so good. Yo, it smells so good. Nung lumabas kami sa shower room ni Mixo, ay, grabe, ang bango ng ating pamamahay ng ulam. Bukas na yan kasi, ano pa yan, matagal-tagal. Yung karne kasi ginamit natin dyan, medyo matigas siya. Hindi siya yung one-time cook lang ba na. Kailangan mo lang initin sa pan, tapos luto na yan. Hindi pa yan siya luto. Mamaya pa yan. Oh, tingnan po yung ano natin, no? Yan yung onion natin. Kaya yung mga nakuha natin sa last vlog natin, binigay ko doon kay Bianan. Tapos meron pa tayo dito patatas. May tatlo pa tayong pack ng patatas. Ayan. Diyan ko nilalagay yung ating patatas dahil madilim. Dahil pag yung patatas, medyo ano siya sa lights, mabilis lang siya masira. Kaya tinatago namin doon pati yung onion. The more na dark yung place, matagal masira yung onion at ano natin, potato. Tulungan ko lang muna to si Pars natin dito. Kasi kawawa mo yung ating Pars. Ay, Pars. 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 Wait, I'm struggling. I love you. I love you too. Let's go na, Mixo. Let's sleep na. Yeah, yeah. Yan, patulogin ko na yung ating Mixo kasi pagod na to eh. Kasi nag-iyak-iyak na. Bukas na naman siya. Good night. Night. Good night.
So ayan, dito na lang din po natin ni N yung ating vlog at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyo.